ibig sabihin nun, maliban sa pagsunod sa aking mga katuruan. Yan ang totoong diwa, mga kapatid. Ang pagsunod sa katuruan ni Hesukristo, ang pagsunod sa katuruan ni Isa alayhi salam, yan ang totoong diwa ng pagmamahal sa Kanya. Anong silbi ng pagsabi mo ng pagmamahal kung ang kanyang katuruan ay hindi mo nga sinusunod? Anong silbi ng pagsasabi mo, pagka-claim mo, pag-aangkin mo ng pagmamahal sa Kanya kung hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga yapak, ang kanyang mga sunna, ang kanyang mga nakaugalian, ang kanyang mga katuruan? Kaya sa Islam, mga kapatid, ito ang tunay na pagmamahal sa mga propeta. Walang sino mang Muslim, walang sino mang tao ang magiging Muslim kung mayroong isa man lang sa mga propeta, mga sugo na ipinadala ni Allah, ang hindi niya mamahalin. Walang sino mang Muslim ang magiging Muslim kung hindi niya mamahalin si Jesus Christ. Walang sino man ang magiging Muslim kung mayroon mang isa man lang sa mga propeta na hindi niya mamahalin. Mga propeta, mga sugo na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang sa pagiging Muslim natin, mga kapatid, ay ang pagmamahal natin sa mga propeta, sa propeta na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ano nga ba ang totoong diwa ng pagmamahal kay Jesus Christ? Ito ang pagsunod sa Kanya, mga kapatid. Ang pagsunod sa katuruan, pagsunod sa mga kaugalian, pagsunod sa pamamaraan ni Jesus Christ, yan ang totoong diwa ng pagmamahal sa Kanya. Pagsunod sa pamamaraan sa Kanyang pagsamba. Nabanggit sa Biblia, sinabi dito, Mateo 26:39, at lumakad siya dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin. Lumakad siya dako sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at siya'y nanalangin. So ngayon, mga kapatid, ito pala yung pamamaraan ni Hesukristo sa kaniyang pagdarasal. Ang kaniyang sinusubsob ang kaniyang noo sa lupa bilang tanda ng kaniyang pagpapakumbaba sa Diyos na kaniyang sinasamba. Ito pala yung pamamaraan, ang pagpapatira pa. Ngayon, mga kapatid, tingnan nga natin kung sino sa mga religious group ang nagpapatira pa sa tuwing sila ay nagsasamba sa Diyos na naglalangin sa atin, ang mga Muslim. Tingnan natin, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, nagpapatira pa dahil ito ang pamamaraan ng mga propeta, ng mga nauna, propeta Jesus Christ, higit lalo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siya ay nagpapatira pa. Ngayon, kung talagang minamahal mo si Jesus Christ, ganyan din dapat ang pagsamba mo. Ganyan din dapat ang pamamaraan ng iyong pagsamba. At hindi ka mag-i-innovate, hindi ka mag-i-imbento ng pagsamba na wala sa kaniyang katuruan. Sino ang totoong nagmamahal kay Jesus Christ? Nabanggit sa Biblia na sa tuwing sila ay nagdarasal, sila ay nag-a-ablusyon, sila ay naghuhugas. Ngayon, sino sa mga religious group ang naghuhugas bago sila mag-aalay ng pagdarasal? Ang mga Muslim. Kaya nga sa ating mga Muslim, hindi tayo pwede magsala unless gawin natin yung ritual na pag-aablusyon na ito, yung wudu, paghuhugas sa mga partikular na mga parte ng ating katawan na kinakailangan hugasan sa tuwing tayo ay magdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sino ang sumunod sa mga propeta? Ang mga Muslim. Nabanggit sa Biblia, sa Exodo, sabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas. Si Moises alayhi salam, sumakanyanawa ang pagpapala at kapayapaan ni Allah. Noong siya ay o kaya kausapin niya, nanalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi sa kanya ng Diyos, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat ikaw ay nasa
sagradong lupain. Ikaw ay nasa sagradong lugar. At nabanggit din sa banal na Quran, Inni ana rabbuka fakhla'na 'alayk innaka bilwadil muqaddas tuwa. Katotohanan na ako ang iyong Panginoon, kaya hubarin mo ang iyong sandalias. Katotohanan na ikaw ay nasa banal na lambak ng tuwa. So nagtugma ang katuruan ng Quran sa katuruan ng mga propeta, mga naunang mga propeta, doon sa pag-iwan ng sandalias bago pumasok sa mga lugar na kung saan doon ay mag-aalay ng pagdarasal. Sino ang sumunod sa mga propeta? Sino ngayon sa mga religious group ang sa tuwing sila ay nagsasamba, sa tuwing sila ay papasok ng simbahan, kanilang iniiwan sa pintuan ang kanilang mga sandalyas, ang kanilang mga sapatos, ang kanilang mga tsinelas, ang mga Muslim, mga kapatid. Kaya nga tayo, mga kapatid, kahit na gaano kamahal yung mga sapatos na ating sinusuot, kahit na gaano kamahal yung sandalyas na ating sinusuot, hindi natin yan ipapasok sa loob ng masjid, hindi natin yan ipapasok sa loob ng bahay dasalan, dahil pagsalungat ito sa pamamaraan ng mga propeta, higit lalo sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, mga kapatid, sino sa mga religious group ang sumunod sa mga propeta? Sino? Allahu Akbar. Ha? Hindi porke hindi natin sinasamba si Jesus Christ ay wala na tayong pagmamahal. Nakadepende yan sa pag-uunawa. Ha? Hindi pagsamba ang pagmamahal, mga kapatid. Hindi porke mahal mo siya ay sasambahin mo na yan. Hindi, mga kapatid. Dahil walang mismong mapapatunayan mula sa Biblia verse, maliwanag, napakaliwanag na sinabi ni Jesus Christ na siya ay isang Diyos at nagpasamba siya. Ah, salungat yan sa katuruan ni Jesus Christ, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ngayon, mga kapatid, dito tayo sa pagbabatian. Pagbabatian, ayon sa Biblia, nabanggit dito, John 20:21, na sinabi daw ni Jesus Christ, Peace be with you. Ayon sa translated ng Biblia, English translation, nagsabi si Jesus Christ daw na, Peace be with you. So ito yung katuruan ni Jesus Christ sa pagbabatian. Ngayon, sino sa mga religious group ang sumunod sa katuruan na ito ni Jesus Christ? Ang mga Muslim. Paano nga ba tayo nagbabatian sa Islam? Assalamu alaikum. Nang ibig sabihin exactly sa wikang Ingles ay peace be with you. So hindi katuruan ni Jesus Christ yung good morning, good afternoon, good noon, good evening, good lunch, ano pa man dyan, ang kaniyang katuruan ay ang pagbanggit ng Assalamu alaikum, nang ibig sabihin ay peace be with you. Nawa ang kapayapaan ay sumain niyo. Sino sa mga religious group ang sumunod kay Jesus Christ? Ang mga Muslim. Kahit saan tayo magbabatian, kahit anong oras, anong lugar, Assalamu alaikum, sumainyo nawa ang kapayapaan ni Allah. Peace be with you. Ito ang katuruan sa pananampalatayang Islam bilang pagtugon, pagsunod sa sunna, pamamaraan ng mga sinaunang mga propeta, higit lalo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magpasalamat tayo, mga kapatid, sa pananampalataya. Dahil tayo pala ang totoong sumusunod sa mga propeta alaihi wassalatu wassalam. Sa katuruan ng pagpapahaba ng balbas, Allahu Akbar. Ayon sa Levitico sa Biblia, huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng iyong ulo. Ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. Ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong mga balbas. Levitico 19:21. Nasa Biblia, nasa katuruan ng Biblia, bawal gupitin kahit paman yung dulo ng balbas.
kasuklam-suklam na ito ay sirain. Sino sa mga religious group ang nagpapahaba ng balbas? Ang mga Muslim. Ang mga Muslim, mga kapatid, na sinasabi nila na wala daw silang pagmamahal kay Jesus Christ. Pero kung titingnan natin ang katuruan ni Jesus Christ, sa mga Muslim pala makikita. Sino ngayon sa mga religious group ang nagpapahaba ng balbas? Tayong mga Muslim. Kaya tayo nagpapahaba ng balbas bilang pagsunod natin sa sunna, mga tariqa, bilang pagsunod natin sa pamamaraan ng mga propeta. Propeta Abraham, Propeta Moises, Propeta Jesus Christ, higit lalo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa ba tayo magiging panatag sa pananampalatayang ito? Tinalakay natin ito, mga kapatid, upang sa ganoon ay mas maging panatag pa tayo sa pananampalatayang ito. Upang sa ganoon ay ma-realize natin kung gaano tayo biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay ibinilang niya sa mga tao na totoong sumusunod sa pamamaraan ng mga propeta alayhimus salatu wassalam. Ngayon, mga kapatid, sino nga ba ang totoong nagmamahal kay Jesus Christ? Ang mga tao na nagsasabi na nagmamahal sa kanya pero hindi naman sila nagpapahaba ng balbas? Hindi naman nila sinusunod yung katuruan ni Jesus Christ? O kaya ang mga tao na sumusunod sa totoong katuruan ni Jesus Christ? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwa tawwabur rahim. Ha? Ibinabato nila sa atin na tayo ay anti-Christ dahil lang sa hindi natin siya sinasamba. No, tayo ang sumusunod kay Jesus Christ. Alhamdulillah, tayo ang totoong sumusunod kay Jesus Christ. Ngayon, ayon sa katuruan ng Biblia, hindi ito pang-atake, ha? Pag sinabi natin yung katotohanan, normal lang na mayroong masagasaan. Normal lang na mayroong masagasaan. Kasi yung ayaw sa katotohanan, normal yan na masagasaan. Pero hindi tayo, hindi natin ititiklop ang ating bibig dahil lang sa takot natin na baka may masagasaan. Kasi kung ganyan, hindi natin masasabi yung katotohanan dahil lang sa iniisip natin na baka may masagasaan. No! You shall know the truth and the truth will set you free. Kailangan malaman mo ang katotohanan dahil ang katotohanan ito yung magliligtas sa iyo mula sa kadiliman ng kamangmangan. Kailangan nating sabihan, kulil haqqa walau kana murra. Sabihin mo ang katotohanan kahit na ito ay mapait. Sabihin mo ang katotohanan dahil ito ang lunas sa ating mga sakit. So kung hindi yan tatanggapin ng mga tao, silang may problema at hindi ikaw na nagsasalita ng katotohanan. Sinasabi sa iyo yung ng doktor, yung gamot, at yung gamot na yun ay napakapait, pero sinasabi ng doktor, ito yung makakagamot sa iyo. Pero hindi mo yan itutumar, hindi mo yan iinumin dahil sa mapait, hindi ka gagaling. Pero kung titiisin mo yung pait, gagaling ka. Ganon din ang katotohanan. Maaring sa umpisa ay masaktan tayo, pero kung tayo ay magpapakumbaba, paiiralin natin ang pananampalataya natin kay Allah, gagamutin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ating yayakapin ang katotohanan. So mga kapatid, sa pananampalataya, hindi tayo nanghahamon, hindi tayo nagsasagasa, pinapairal lang natin na tayong mga Muslim ay nagmamahal kay Jesus Christ. Nagmamahal sa mga propeta. Mayroong root, mayroong pinanggagalingan, pinanghugutan ang katuruan ng Islam. Kasi napakarami sa mga kababayan natin na ang pag-aakala nila ay ang atin daw Islam, pananampalataya natin, ay bago lamang, subhanallah. Invented lamang, so nililinaw natin mga kapatid na mayroon tayong pinanghuhugutan na mga katuruan mula sa mga propeta alayhimus salatu wassalam. Si Jesus Christ kailanman ay hindi niya isinaulog ang kaniyang kapanganakan. Walang magigita sa Biblia. Andito yung mga brothers natin maalam sa Biblia.
kahit yung 25th day of December, wala yan sa Biblia. So hindi katuruan ni Jesus Christ ang isaulog ang kanyang kapanganakan. Maging ang kanyang mga disipulo, walang makikita mula sa kanyang mga disipulo ang nagsaulog ng kanyang kapanganakan. So sino tayo para mag-imbento ng pagsasaulog na ito? Kaya mga Muslim, hindi kailanman nagsasaulog ng Kapaskuhan. Hindi kailanman, pero nililinaw lamang po namin na sa Islam ay walang Kapaskuhan, walang Christmas sapagkat hindi kami naniniwala na ito ay katuruan ni Jesus Christ. Kasi kung katuruan ni Jesus Christ, bakit hindi nabanggit sa Biblia? Walang nabanggit sa Biblia na ika-25 araw sa Disyembre, ito talaga yung kaarawan, kapanganakan ni Jesus Christ. Seek the truth and the truth will set you free. Itanong ninyo sa mga pastor ninyo, sa mga maaalam sa inyo sa Biblia, wala yan sa Biblia. Kaya kami mga Muslim ay hindi kami nagsasaulog nito. Kung mayroon man kayo makikita ng mga Muslim, nagsasabi na sila daw ay mga Muslim, subalit nakikisali, wala po yan sa Islam. Inusente dyan ang Islam. Walang kinalaman dyan yung Islam. Walang kinalaman yun yung Islam. Walang kinalaman ng Islam sa mga ginagawa ng iba sa mga Muslim na nagsasaulog, nakikisama ng kaarawan na ito. New Year's Day, ano pa man na mga Year's Day dyan, mga anibersaryo, birthday party, angyas. So agama tanwa, agama Islam, si kung mga karibatan, aditano di manggulaw la. Wala yan sa katuruan ng Islam. Hindi yan pwedeng isisi sa pananampalatayang Islam. Dahil halos maubusan ng laway ang mga ulama, mga eskular sa pananampalatayang Islam, para lang ilinaw sa mga tao na wala ito sa pananampalatayang Islam. Pero hindi natin hawak kailanman ang puso ng mga tao. Hindi natin kontrolado ang puso ng mga tao. Kasi kung kontrolado lamang natin ang mga puso ng mga tao, sino ba ang may gusto na sumuway sa pananampalatayang Islam? Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang khutba na ito mga kapatid, nawa ay maunawaan natin. Unang-una para sa atin, upang sa ganoon ay mas lumakas pa ang ating paniniwala na tayo ay nasa katotohanan. Unang-una yan mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, nagpapakilala tayo sa ating mga kababayan. Dahil napakarami sa ating mga kababayan na napakapangit ng tingin nila sa mga katuruan na ginagawa natin.